a beautiful day para bumalik tayo sa kalsada. Dahil tulad nga ng sabi ko sa inyo, tayo ay magbabalik na sa pagbaban life. Sobrang na-miss ko talaga ang buhay van lifing. Kaya simula sa araw na to, pahinga muna tayo sa kakamotor. Balik loob na tayo sa van life. Kaya syempre, kasama natin ang cute at cute mini camper van na si Waton. Sa first day ng panunumbalik natin sa kalsada, babiyahe muna tayo dito sa Luzon. This time, nagsama muna ako ng mga kaibigan ko sa Hampas Loopers. Kasama natin si John Fox. Gutom ka? Nagutom nang nakaupo lang. At kasama rin natin sila sa Dick. Naman. At sinama ko na rin ang kapatid kong babae para makapagpahinga dahil busy lang to sa trabaho. At habang sila ay kumakain with rice, ito ang akin. Ayoko! Kinilaw na tanigi. Pag nagpapalipad ako ng drone, hindi pa rin mawala sa akin yung kaba nung nag-crash siya. Pag nagpapalipad ako, bro, nanginginig talaga. Kaya makakailangan ko pang nakapalipad ng ilang beses bago mawala yun. Turo mo na sila sa dick. Hindi, okay lang ako manginginig. Dahil ngayong araw na to, ay pupunta tayo ng Zambales. At wala tayong ibang gagawin kundi ang sumil. Ano to ah? Mami. Mami! Napaitan. Ano gawin yan? Alam ko matagal nyo nang namimiss si Waton. Siyempre ako din. Deserve ni Waton na bumiyahe ngayon sa hindi naman kalayuan. Malapit lang. Zambales. Pero bago tayo tumuloy sa biyahe, konting silip muna tayo sa outside world. Umatid tayo sa opening ng coffee shop ni Mayo TV. Pwede ba kayo sumiwa ng Brucada? Brucada! Brucada! Sobrang init eh. Pagbukas na gato, ito yung mga binubulsa. Malingaso. Shanghai. Shakam! Maraming salamat sa inyo rito. Ayan, meron tayo. Paliit na ako. Large na ako ngayon. Pa-large na ako. Gadaig kasi ako, bro. Matagumpay ang opening ng coffee shop ni Mayor TV. Congrats, Mayor TV. More power sa negosyo. Next, alam kong hinahanap nyo ang kaibigan kong to. I just arrived. I'm leaving already. Akala nyo, hindi ko na siya kasama, no? What fucker is this, bro? Alam kong hinahanap nyo tong kaibigan ko. Akala nyo, hindi ko na makakasama si Commander D, no? Bumalik siya sa bahay. Kaso saglit lang. Pagkababa ng Mountain Province, diretso na agad sa Davao. Daot ka talaga. Grabe. I'll see you in about 11 days. Yes. Bye-bye, motovlogger! Bye-bye, influencer! Sige po, ito na. Tara na, ituloy na natin ang biyahe. Okay, bago ang lahat, gusto ko muna i-shoutout ang Senoritos sa aking outfit for the day. Maraming salamat. Kamusta kayo dyan? Ayos na kayo dyan? Nice. Yes. Okay lang. Ayos lang. Inaantok tuloy ako eh. Bakit naman? Nakaupo lang eh. Pero all goods. Pwede kang bumaba. Gusto mo? Inahanap po yung motor? Yeah. Ngayon ko alam mo, relax, naghahanap ka na naman ng motor. Kaya nga inoperan ko na agad si Ate Shana, pagkapagod siya, pwede naman akong pumalit eh. Oo, pero gusto mo magmotor mamaya. Siguro o sinasabi mo lang siya. Yun for the vlog? Hindi. Pero saan naman siya ako pala ba? So obvious naman, napapunta tayo na Zambales ngayon mga first timer. Siyempre, kaya sama ko yung ating mga kaibigan. Para, alam ko naman masaya na bumiyahe mag-isa, pero mas masaya kapag merong mga kaibigan kasama. Siyempre naman! Ano tayo? Time show? Para po nagbabot ako, sasaluhin naman ng isa. Siyempre naman. Pero siyempre, welcome back to another episode mga first timers. Series of vlogs, mag-van life tayo dito sa Zambales at sa hindi namin alam. Basta dito magsisimula sa Zambales ang aming van life adventures. At wala tayong ibang gagawin dito kundi ang sumil, kumalma, huminga, the usual na ginagawa ninyong boy first time. Hindi lang man ako ma-interest sa ganun ah. Yung mga kaibigan ko sa HL, mga ganyan din yun. Mga taong hinga-hinga din yung mga yan. Gusto namin na habang kami ay bumabiyahe at nagre-relax, eh kahit kayo and dyan kayo sa bahay ninyo, eh makapag-relax din kayo habang nanonood kayo sa akin. So, we're official. Nasa Olongapo City na tayo. Ay, yung plaque mo ng Philippine Loop, nakuha mo na. Asa bahay na? Oh, binasa mo? Hindi. Ba't di mo binasa? Nakita ko. Oh. Nakalagay dun sa plaque. Oh.
3,000 kilometers. Paano nyo na? Paano na ako mag-Philippine 3,000? Oh, 3,000. Pa-explain mo sa kanila kung bakit umabot ng 3,000 kilometers yung Philippine loop nila sa dig. Eh, sira yung ano, yung odometer eh. Sira yung odometer. Takbong 30 nila sa dig kasi, yung odometer niya 90 yata. Sira yung odometer. 1,25. Last reason, wala, hindi pumapalo. Usapang Philippine loop namin to kasi kami nga ambas loopers ay certified na Philippine loopers. Alam mo ba bro na hindi lang tayo pa sa certified? Ano pa? Nasa Hall of Fame tayo. Oo nga pala, nakalagay doon, no? Oo. Hall of Fame. Ang lakas makayabang ng Hall of Fame, no? Parang ayoko marinig, bro. No? Nakalagay kasi doon, eh. Hall of Fame. Pero sa Hall of Fame talaga. Hindi, kapag conqueror ka, automatic na sa Hall of Fame Hall ka fame. Ng, ano, ng... Philippine Loop Adventure. Philippine Loop Adventure. Pangalawa mo, ilang days? 13 days. 11 sana yung hindi ako inuulan. Pero, plano mo bang... Sa susunod na Philippine, bawasan tayo. Oo, oh, gawin yung 3 days. World record yun, bro! 3 days? Pwede naman ako mag-Philippine loop ng, sa panaginip lang. Kaso 3 days ako tulog. Ang Philippine loop. Bakit pinakita pa ako 5 days? Uy! Oo! Kaso nga lang wala na siya, no? Yung mismo yung hawak nun. Diyos ko naman! Oo, 5 days! Hindi, sayang din kasi yung experience ba kapag binakpak mo lang ng binakpak yung Philippine yung so iba rin kasi naman yun no? Yung Philippine loop na bakbak lang ng bakbak. Oo. Paano maging adventure lang ano dun eh para sa akin ha kasi ang Philippine loop nga diba sabi nga ito na yung chance para maikot mo at ma-enjoy mo yung Pilipinas. Oo, gusto ka lang sa lugar na yun. Hindi pwedeng bakbak do kung gusto niya magbakbakin hindi bakbakin niya. Pero para sa akin siguro gagawin ko yung ganong time o oh, tema ng Philippine loop na parang gusto mo na i-break yung record mo na kung ilang days. Kung ilang beses na ako nakakapag-Philippine loop. Oo. Hindi kung ganun. Pero yung kumbaga, ano, sa first time, mas gusto ko pa rin may side trip. May side trips talaga. Mas pero pag natapos mo ng maikling oro, ano yun, araw yun, grabe yun, break a leg yun. Break a leg talaga. Oo, literal. Literal yung break a leg. At dahil medyo inaantok, pagdating namin sa boundary ng San Narciso, Zambales, stop over muna kami para magkape. Second stop over natin, magkakape muna tayo kasi nakita natin tong Kopi Kubo. Pangalawang Kopi Kubo natin to na nadaanan. Magbablock coffee tayo para gising tayo sa biyahe natin. Bro, meron ba bro na, ayun, yung brewed coffee nyo is yung walang flavor pwede, no? Wala pang premium. Oh, as in black lang talaga siya. Na large? Black tapos. Wala ng sugar? Yung lang po. Oh, black lang. Ha? Okay. Yung ano, yung malaki na. Kamusta ang biyahe mga bro? Chillax! Hindi ka nabagot? Hindi na. Kwentuhan eh. Walang humpay na kwentuhan eh. Ikaw bro, Sladik. Ito yung pinakamabilis sa Ampas Loopers eh. Hindi ka nabagot? Hindi ka nabagot? Hindi. Aliw na aliw ako sa daan. Yung mga naghahanap kay Biyaya, ayan, nasa kapatid ko na. Siya na gumagamit kay Biyaya. Ipalasa ng kape. Pero masarap. Sa tabi ng kapehan, may bilihan ng mga prutas. Ay, anong tawag nga po dito? Kamatsili, sir. Kamatsili. Sino nakatikim sa inyo ng bunga ng kamatsili? Ako hindi pa. Si sir. Nakatikim ka na? Sagana ang lugar na to sa Singkamas. Kamatsili, mangga, at kasoy. Dati, yung Zambales, sa naaalala ko dati, nung ako'y maliliit pa, hindi maliliit pa, kami magkakapatid yun, eh yung lugar ng Zambales, hindi siya mag-green na lugar. Tuyot na tuyot, parang laging El Nino ang lugar. Lumipas sa mga dekada, nung bumalik kami dito sa Zambales, maberde na ang Zambales. Daming bibi. Bibi? O itik? Nay! Itik pala ang tawag dyan. Pag-itim, palatandaan. Pag-itim, itik. Pag-kulay puti, bibe. Basta may mapaklang part 2. Hindi ko alam kung mapakla lang talaga yung kinain namin dati o... Matamis siya. Matamais! Mapaklang matamis. Konting gambot lang at narating na natin agad ang San Felipe kung saan ito ang first destination natin. Lagi mo na dyan. At dahil ang biyahe na to ay hindi nagmamadali at mahaba ang oras natin, diretso muna tayo sa palengke ng San Felipe para mamiliin ng lulutuin para sa hapunan. Kangkong, butane, kangkong cornets. Tapos? Oyster sauce, tsaka tofu ah. Tapos ba? Manok? Hindi,
Baboy. Baboy. Iyawin. Perduin. Pwede ka naman sa karne, di ba? Oo, pwede. Dito, kahit dito na bro. Ay, sige, sa... dito sa likuran na lang. Alright, so, let's go. Liwa na tayo. Liwa, Zambales, let's go. Let's go. Anak ng tokwa. Buong buhay ko ngayon lang magpapatalipad ng drone ng ano. Woo! Ano ba? Ito muna. Break ba? Muna. Isang paa lang. Huwag kang magdadalawang paa. Okay, isang paa lang. Break muna. Ito, ito. Yan yung... Hindi kasi tatlo. Wait, yan. Yung break. Ay, ito pala yung break. Oh, ito mo. Ikaw din. Mali ka. Silin niya, Dory. Isa. Oh, tingin-tingin muna. Okay. Okay. Dandahan lang. Ito muna dalo. Tanong ko sa akin. Yan to. Ikaw lang, hindi ko makita yung van. Oh, yan to. Ayun na. Nakililipad ang linya. Ang pala pagtunay ng dadrive, iba sa simulator pala. Ito ko ba yung sara? Titignan ko nga yung... Hindi, titignan ko yung gilid, gagi. Dito ka sa kanan. Ikaw mo kumain dyan. Doon ka tumingin sa ano? Sa harap. Doon ka tumingin sa ano? Sa'yo okay na ka ba? Hindi sa pagpapalipad eh. Okay, dahan-dahan lang naman ako. Uy, ba't ka kumakain dito? Dito ka! Maramdaman sa sumasok na. Sige, diretso lang. Timers, welcome back sa Sitio Liwliwa, kung saan dito matatagpuan ang Liwliwa Beach. Dagat na madalas kong puntahan dati pa. Malaki na ang pinagbago ng beach na ito. Crowded na masyado. Pero dahil sa may mga kaibigan pa rin ako dito, eh dito muna tayo magsispend ng gabi. At para makapagplano din tayo sa mga susunod na destinasyon. Medyo nahirapan kami maghanap ng spot na pwede kong parkingan ng van. Medyo ayaw lang namin maghiwa-hiwalay sa tutulugan namin. Kasi dapat dito ako papuesto yung van. Tapos doon sila magte-tent. Ganito pala to. Kailangan ko i-consider na dapat dalawang parking slot talaga ang makuha ko. Para sa amin dalawa ni Watod. Pero sinuwerte naman tayo, may nahanap na. Yan. Sabay yung ano? Ah, ito pala yung bubong. Sige. Thank you. Kaya ka pa sinama eh. Pagkahawa ba? Ginaw! Kailangan ko nang i-set up si Watod dahil malapit na lumubog ang araw at magluluto pa kami. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to... Kala nyo ba? Porket nakaban ako, hindi ko dala-dala ang Primax. Shoutout mo naman bro. Shoutout. Upuan. O baka may pangalan din yan. May pangalan din ba yan? Wala! Okay. Safe! At akala nyo ba? Porket hindi ako nakamotor? Hindi ko kasama ang Kobe. Wow. Shoutout mo. Kobe, baka na lang. Yan. At yung isa ayaw mo? Eh, bawal tayo dun eh. Dito muna tayo. Marami tayong matutuklasan na bago na magagandang lugar sa biyaheng ito. Biyaheng walang kaplano-plano. Basta tuloy-tuloy lang ang road trip. Abangan niyo yan sa mga susunod na upload ha. Dahil sigurado, kakalma kayo. At mag-e-enjoy kayo sa mga pupuntahan natin.